May nakita po kasi akong natutulog na nakatayo. May isipong po. Dapat ganyan po ang mangyayari. Ano po? Ayan. Hello po. Hello po sa inyong lahat. May i-share lang po ako. Ano? At may nakita po kasi akong natutulog na nakatayo. May isipon po. Ngayon, aagapan ko na ho. Ano? Aagapan ko po agad para hindi na lumala. May napansin po kasi ako na may halak yung iba. Kasi sobrang lamig ngayon eh. Bare months na. Kaya share ko po sa inyo ang aking ipapainom na na gamot para po sa ating 45 days na CCU. Ito po ay itong araw na. Itong araw na po ito. Ngayon po, tulog po niyan. Tutulog po yan ng nakatayo. Ayan po, isipin po niya na design po niyan na may sipon po yan. Tapos, kaya mas maigi po, agapan po agad natin para hindi na po lumala. Yan lamang po. Share ko na po sa inyo ang aking papainumin na gamot. Ayun po, hello po sa inyo lahat. Share ko lang po sa inyo ang aking pong ginagamit kapag po may sipon ng isang sisiw. Tulad po ngayon, malamig, bare months, yan. Hindi po talaga may iwasan ng may sipon. Hanggat maaga po, ating pong agapan, painumin po natin ng gamot. Magsishare po ako sa inyo ng dalawang gamot na aking pinainom sa aking sisiw pag po may sipon. Kasi po, share ko lang po sa inyo kanina, may nakita po akong isang sisiw po ay natutulog ng nakatayo. Yan po ay isang indikasyon na may sipon po ang isang sisiw. At yun po, at nakita ko po kanina para po maagapan, papainumin ko na po sila agad. At unang-una ang gagawin nyo po pag may nakita po kayo ng may sipon at may halak, unang-una po ay bago po kayo magpainom ng gamot, dapat po ay kailangan uhawin. Uhawin po natin ng mga sisiw. Tulad po ng punggalan nyo po siya ng tubig 6 AM, bigyan nyo po siya ng painom ng 9 AM. Ayan po, bali 4 hours din po ano, na hindi po siya naginom. 3 hours, pwede rin po mga 2 hours lang, 3 hours para ho ano, makainom po sila ng maraming ng gamot, para marami po siya ng gamot. Mas lalong effective ang gamot po. No? Ito po, i-share ko po sa inyo. Ito po yung, dati po, ito po yung pinainom ko, no? Amoxicillin plus tylosin plus bromhexin. Ambroxetil. Yan po. Mabisa po din po yan. May antibacterial, may anti-infection po. Water solution po yan. Yan po. Ito po, yung halaga po nito ay 25 din po. At ito po, isa naman po ay ang aking pinainom ay Premoxil powder. Yan po. Maganda rin po ito. Ito ay gamot din po sa halak, bisik, sipon, koriksa, malaria, lagnat, bulutong, at halos lahat po ng sakit po. Kaya po nito. Ano? Basta po, tamang procedure, tamang pagpapainom po para po mas effective po. Ano? Yan po. Tulad po nito, 5 grams po ito, no? Pag po malala po ang sakit ng isang manok o sisiw, ang gawin nyo po ay isang 5 grams po na ganito po ay 1 and 1 half na litro ng tubig po ang paghahalo po nitong powder na to. Kapag naman po hindi po masyadong malala, ito pong isang powder po, isang paketing 5 grams na po ito ay pwede nyo po siyang ihalo sa 3 litrong tubig po. Ayan. Bibigyan ko po kayo ng sample. Ano? Ayan. Ito po ngayon, ano, papakita ko po sa inyo. Ito po yung aking po painuman. Kalahati lang po, ano, kasi po yung alaga ko eh, 40 piraso lang po. At,
tinatantya ko po na hindi po lumampas ng 4 na oras ang gamot. Kasi po, pag po lumampas po ng 4 na oras, may tendency po na mapanis po. Yan. Ito po, ano, hindi man po isang teaspoon, ano. Yan po, kalahati po. Yan. Sa kalahating litro, ito po ibibigay ko. Ito po, kitang-kita nyo po, ano. Yan po ilalagay ko. Yan. Tantiyahin lang po natin. Tantiyahin lang po. Yan. May gulay po siya, ano. Yan. Bigyan ko pa po ng konti, ano. Medyo, ano po kasi. Medyo, para matabang pa. Para mas lalong epekto po. Kamot. Tuloy na po natin hanggang matunaw po. Yan, okay na po yan. Yan, ganyan lang po ang procedure na dapat yung gawin. Ano? Kailangan po ay uhawin ng sisiw. Unang-una, uhawin ng sisiw. 4 na oras, 2 oras, 3 oras, pwede po yan. Ano? Para po pag inom po nila, marami po ang gamot na kanilang may inom. At yun po, palala. At yun, palala ko rin po talaga. At ito, ngayon ay malamig. I-balance po natin ang init. Init talaga po. Pakiramdaman po natin ang ating mga alagang sisiw. Talagang ngayon ay hindi natin po malaman ng panahon. Iinit, uulan. Kaya kailangan balance ang lamig at ang init ng mga sisiw. Kaya po, naman po, pag sobra naman po sa lamig, nagkakasipon. Pag sobra naman po sa init, may stroke. Yan po. Share ko rin po, ano, pag po ang sisiw nyo ho ay nakatihaya, yan po ay, ang pinamatay po nyan ay heat stroke. Yan po. Pag naman po ang inyong sisiw, pinamatay ng hindi po nakatiwari. Ang sakit po niyan ay sipon. Yan po. Talaga ngayon po isa sa mga sakit ng pag-aalaga ng sisiwan po. Kaya kung maaari po talagang alagaan po natin ng husto. Yan po. Kasi po, natural lang naman po mamatayan po talaga ng 1, 2, 3. Yan. Kasi sa aking observation po, ano, may alaga po ako na land heads. Namamatayan po ako ng sa sisiw pa lang po, namamatay ako ng 5, 2, 3, yan po. Pero okay lang po yun, no? Pero, pagdating naman po ng 14 day pataas, 35, yan po. Isa naman po sa problema ho, ay heat stroke. Kaya po, umaabot ng patay po sa akin ay, umaabot ng 10, 15, at yung iba naman po ay, bansot. Parang hindi, yun po ang isa sa hindi ay, may iwasan po talaga bansot. Kaya, yun po ang susunod kong tips sa inyo na paano may iwasan ng pagkabansot ng ating mga sisiw at naman ilamat po at maraming salamat po, no? At yun po, yun po, hello po, no? Yun po, bibigyan ko na po sila ng gamot sa gamot po sa sipon para po may iwasan natin ang pagkamatay ng mga sisiw. Ayan po, kitang-kita nyo po, medyo madumi ba po, no? Ayan po, malalaki po yan. Nasa good water. Ayan po, kitang-kita nyo. Uho na uho po. Ayan po, maganda. Maganda sa sisiw. Pag po kayo nagpapainom ng gamot sa sipon. Ayan o. Marami po sila naiinom. Ayan o, kitang-kita nyo po. Ayan po. Dapat ganyan po ang mangyayari. Ayan po. Ayan. Ayan po ay nasa 7 days na po yan. 6 days po yata. Ayan, ganun. Ayan, natural lang po ang laki nyan. Ganyan po. Kasi hindi man po quality talaga sisiw. Malalaman po natin yan pagdating po ng 14 days kung talagang nasa tamang timbang po, ano. Ganun po ang timbang sa gada 14 days po. Kasi meron po akong guidelines na nakalagay po doon. Meron po ako sinusunod kung nasa tama po o hindi po. Ayan po. Ayan. Ayan o. Oh, no, oh po sila. Ayan. Hindi pa po ako naglalagay ng sahig eh. Medyo kukunti pa naman po ang mga ipot nila. Yan po. Darawa po ilaw ko, no? Kasi po eh, malamig ang panahon. Talagang
Tapos yung malaki pa po itong aking kulungan. Pang 100 ho kasi ito eh. 100, 250 na kalaki pang ano, lagay ng sisi po. Yan po, huhuhu sila. Ano? Yan po ang kagandahan po. Makakainom po sila. Yan, maganda po yan. Kasi po eh, ay, may nakita po ako isa kanina. Natutulog na nakatayo. Masama po yun. Yan. Yan po. At yan po, i-update ko rin po kayo sa parating ko sisi. Ano? 100 pong piraso po yun. Baka po dating po yun ay bukas or sa Friday po. I-update ko po kayo. May bago po kasi yung supplier na kinukuhanan. Sana po quality. Kasi po yung nakaraan ko eh, talagang halo-halo po, nandun po ang class A, class B, class C. Lahat po eh, nandun eh. Talagang, ayun po ang susunod ko pong i-vlog sa inyo. Kung paano malalaman po ang class A, class B, class C. Kasi alas lahat po nang nagbebenta po eh, sinasabi class A, ano, yun pala eh, low class A po pala. Low class A, class B, class C, lahat po yun. Update ko po kayo kung tara, kung mag, kung pangit po ang binigay sa aking sisiw. Kung halo-halo po o hindi po. Yun lang po. Happy farming po sa inyo lahat.